tanggal alis ng aking pipe. Gold bots na nag-silver na. Hindi ba tayo balim nun? Pag maluwang na, kamayin nyo na lang. Go! Skrit, skrit! So, ayun po na mga paps, what's up sa inyo? Orange Pongkan TV nga po pala, I am signing in. At ang tutorial video natin ngayon ay kung paano maglagay ng mga pipes. Yung stock pipe muna din, yung ating apito pipe. Bali, double tutorial pala ito mga paps, no? At make sure nga pala mga paps, kapag magtatanggal kayo ng mga pipes nyo, eh, hindi mainit ang magano nyo or hindi bagong gamit or bagong painit mga paps, no? Kasi once na yan mainit yung pipe tapos tinanggal nyo, meron mangyayari sa inyong stud bolts, pwede siyang maputol. Kasi ako noon mga paps, no, naputulan ako ng stud bolts dahil tanggal alis ng ating pipe nung naka-open pipe pa ako mga paps. Buti na solusyonan ko. Tinanggal ko yung stud bolt kasi mayroon pang nakalitaw na konting stud bolts. Ginamitan ko ng vice grip. Ayun. Pinayikit ko counterclockwise din. Ayun, natanggal mga paps, no? Kaya mahirap yun kapag mas na naging ganito. Yan. What? Mahirap yan, mahirap tanggalin pabukas ka ng ano, cylinder head mo para matanggal yan mga paps. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayo magtatanggal ng inyong pipe pag mainit yung makina nyo. Ayun, mukhang natatagalan itong intro natin mga paps, no? So bago pala natin umpisahan ito, mag-subscribe muna kayo syempre sa aking YouTube channel na Orange Pongkan TV ng mga paps. So yun, let's go! So ayun, dito na tayo sa ating first step sa paglalagay ng ating stock pipe. Then, pasok muna natin siya sa ating footrest. Yun yung steel na yun. Ito, yan. Then, ipasok pala natin itong steel na to dito. Yan, katapos mapasok na itong dalawang to. Yan yun na ng nut. Kailangan itong ano na ito, nakapasok na rin yung bolts. Nakapasok na dito sa butas na to ng stock pipe. Huwag nyo rin kalimutan yung bolts dito. Ayan na. So yun, ilagay ko na yung mga bolts at nuts ng ating stock pipe. So yun, first itong nut ng ating stock bolt. Hantay muna. Tapos yung bolts at saka nut sa likod. Yung sa canister. Let's go. Ng bolts and nuts dito sa ibaba ng canister. Una pala yung bolts tapos sa likod yung nut. Ayan. Yung bolts naman sa taas ng canister. Ayan, ito yung nut. Gold bolts na nag-silver na sa katagalan. Hantay lang din muna. Hihigpitan na natin yung mga nut. Ayan. Make sure na huwag nyo pakahigpit. Baka
yun yung maging sanhi ng pagkaputol lang ng stud bolts. Yun sa kabila. Pag hindi na napupush, huwag nyo nang pakahigpitan. Kapag may singaw, magpalit lang kayo ng gasket. At punta tayo doon sa canister. At higpitan itong sa ibaba ng canister. Higpitan na rin natin itong sa itaas ng canister. Huwag mo masyadong pahaligpitan. Okay na. Naikabit na natin ang ating stockpipe. Ayun. Susunod naman is ang pagtatanggal ng ating pipe. Hindi ba tayo balib nun? Baka tayo. Wala na tayo magawa. Ito yun. Tatanggalin naman natin ngayon. Let's go. At tayo mga paps, sa pagtatanggal naman tayo ng ating stockpipe. At ang ating uuna ang mga nut sa ating stud bolts or sa cylinder head, sa tubo, ito yung tubo. Tapos tanggalin natin itong nut. Then ang next naman yung sa ilalim ng canister. Ito tanggalin na natin, 12 mm. Maluwang na, kamayin nyo na lang. At ayan, dahil natanggal na lahat natin ng mga dapat tanggalin na bolts at nuts, pwede na natin mahugot itong ating stockpipe. Ayan, mahugot na natin ang ating stockpipe. At ayun, pagbabalik naman ng ating apito or pagkakabit ng apito, pasok ko muna dun sa ating footrest. Ayan, once na naipasok nyo na, ilagay lang ito. Then yung mga nut. Yung mga nut ng stud bolts. Ayan, ilagay muna natin. Hand tight muna. Kapag na ipasok nyo na yung sa canister, dun nyo ihigpitan ng tool ito. Kasi kapag yan, hinigpitan nyo na, hindi nyo na magagalaw yung buong pipe. Yun yung naka-re-elbow. Ito muna yung hihigpitan ko. Bale sa mga magtatanong, dalawa lang yung mga, bale tatlo pala. Isang nut, tapos dalawang nut doon. Yun lang yung tatanggalin nyo kapag or ilalagay nyo kapag magpapalit kayo ng apido. Sa mga iba, meron pa silang stainless steel bar yung hindi naka-re-elbow. Tapos ang datik nun, ganito. Yan. Pag kasi naka-re-elbow, walang singaw kahit saan. Dito, walang singaw. Tapos ayun, tuloy-tuloy lang yung flow. Mas lalakas yung apido or chicken pipe nyo kapag ganun. Ayun, putol-putol. Ayan. Ilagay na natin yung nut kasi mukhang uulan na, kaya lalagay na natin. Ayan o, mukhang uulan, kaya ilagay na natin. So yun. So ayun, ilagay na natin ang ating nut para dito sa ating canister. Kamayin ko muna din. Higpitan natin siya gamit ang liabe. 13. Ayan, pakahigpit nyo na yun kasi nga kahit mahigpit na yun, nagagalaw pa naman itong elbow. At ito naman ang ating higpitan. Sa mga mahihigpit nga pala dyan, huwag nyo masyadong pakahigpit kasi nga baka maputol yung stud bolts. Mahirap yan, boy. Ayun, itry nyo i-open yung engine. Try nyo kung merong sisingaw. Ayan, may sumisingaw.
Lapitan nyo pa nang mabuti. At sa mga ano, magtatanong din kung bakit sumisingaw yung kanilang dito, yung sa exhaust, kasi baka sira na yung gasket, nagpapabalik na. Mura lang naman yun, 20 pesos isang gasket. Ito yun, oh. Yan, ganito. Meron ako yung sample. Exhaust gasket. Sabihin nyo sa mga, ano, sa mga shop. Ayan, try naman natin ulit. Pag wala na kayong nararamdaman, yan, wala na. So yung mga paps, no, nasa last step na tayo ng ating pagtatanggal ng apito pipe. So ngayon, tanggalin na natin yung dalawang nut sa ating cylinder head. Ito palang nut na to, mga paps. 12 millimeter yan, dalawa. Yan naman yung next, ito yung nut natin sa ating pipe sa canister. So yun, tanggalin na natin ang ating apito pipe. Ito nga pala ng apito pipe ko na to is naka-elbow na siya. Yan, nakatutok. Natakip yun dito ng thermal wrap. Ayan. At ayun nga, mga paps. Mukhang dito na magtatapos ang ating tutorial vlog. So ayun, bago pala tayo magpaalam, mga paps, gusto ko lang na magpasalamat sa ating mga ka-Orange Bongga TV dyan. Naparami na tayo ng parami, mga paps. Maraming salamat pala sa inyo, mga paps. At sa mga di pa nakasubscribe dyan, mga paps, subscribe na kayo. At mag-like na rin ng aking mga videos. At pa-comment na rin ang inyong mga suggestion para sa susunod nating tutorial vlog, ma-i-vlog ko na. Basta kaya kong gawin, mga paps. At ako ang inyong lingkod, Orange Bongkan TV, and I am signing off. Go! Skrit, skrit!